babal yun ni Papa ang tarantula ko sa dakula na aquarium. Tapos? Tapos, ano, kigaso na ni Papa ang laugan. So, yun mga cornamental, maray na hapon. Today's video nga pala mga cornamental is papakita ko sa inyo yung ginawa kong glass enclosure para sa mga tarantula. Simple lang ito mga cornamental, tapos sabay na natin na i-rehouse para mas makita naman natin ng maayos yung mga alaga nating tarantula. A few moments later. Ito na yung ginawa kong DIY na glass enclosure. Mas pinili ko mga cornamental na gumawa ng sarili kong enclosure kasi mas gusto ko na ang ginagamit ko yung sarili kong gawa. Kaya ito, gumawa ako. Ang size pala nito mga cornamental is 6x6x8 pang arboreal ata po ang tawag dito. Di ko lang sure. Pero ito, papalitan ko itong mga cornamental ng ibang version kasi dito ang ilalagay natin is OBT. So pag nag-web na siya mga cornamental, every time na bubuksan natin siya ganito, pag ganito, masisira yung sapot niya. Kaya pinag-iisipan ko kung paano kung diskarte, gagawan ko siya ng door dito sa ano, sa front, dito na lang ang bukasan. Pero as of now, ito na muna mga cornamental ang gagamitin natin kasi minamadali ko ng may transfer para makita naman natin mga cornamental yung ganda ng mga alaga nating tarantula. Tapos ito nga pala, binutasan ko siya gamit yung diamond drill bit. Dito ako natagalan mga cornamental kasi magkabilaan po yan na mga ventilation na nilagay ko. So pag nag-moist pa itong sa loob mga cornamental, mean kulang pa itong ventilation natin na ginawa. Kailangan ko pang dagdagan. Pero as of now, dito na muna itatry natin. Tapos ito nga pala yung setup na para sa ilalagay natin setup para sa OBT. Itong kahoy. Tapos may kinuha na rin ako mga cornamental na soil. Ito na lang ilalagay ko. Di na ako magagamit ng coco peat. Tapos ito naman pala mga cornamental yung para sa pagtataguan ng yung Mexican fire leg. Tapos gumawa na rin ako mga cornamental ng DIY pa rin na glass na water dish para sa kanila. So yun mga cornamental, umpisa na natin i-rehome yung dalawa nating tarantula. Igilid na siya na. Kung nasa na kami kuya. Pudig di igilid. Kung may ano kayo mga cornamental, suggestions, yung mga mas may alam tungkol sa tarantula, paki-comment na lang din yung ano, kung anong mas mainam, yung maganda para sa tarantula natin. Pulpin, Papa. Pumalini. May
Tama ba nga, Papa? Amen. Tapos yung kahoy, tingnan natin, ano na lang natin mga ornamental. Hindi naman kasi ako marunong kahit sa pag-aquascape, kaya wala akong alam sa mga ganitong ano, pagpuposisyon ng, siguro tama na git, siguro ito mga ornamental. Hindi mo ito. Sige na ito, ganun na. Sana kumakuha ang tubig. Sa gripo? Ba't po? Sa ano? Mineral. Mineral water. Gusto? Gusto? Tubig ng kuya, ano man yan? Ako lang. Puta kay panarkaan. Puta kay panarkaan. Dapat siya may kuro, may kuro kanot. Oh, tapos takluban muna ini. Ida yung healing na aquarium. Tama na muna siguro yung mga ornamental. Kung ano pang makuha kong materials, lalagay ko na lang dito. Tubigan ko naman ini. Sige na. Then, punta naman tayo mga ornamental sa... Ganito na lang muna mga ornamental yung setup. Mamaya lalagay na natin yung TS, yung tarantula. Uli, Papa, so inuman ko sa tarantula. Taklo bantana. Mali, kuya. Baga yun, Papa. Ano? Kami mo. Sayang, kayo niyo. May nagubuhay na puta ng mga ano. Dong dahon. Sayang nito mga ornamental. May tumutubo na sana ng mga damo. Pero sana pag na-set up natin, sana tumubo pa rin para mas maganda. Para din ako gumamit ng artificial na plants. Basta ko yung natanga. Eh, di po kayo may nagagadaan. Hindi, man lang magagadaan. Matumbo mo sa naang buo. Hirap po. Uy! Kaya para di. So ngayon mga kalawa, ano, ilagay natin ang inuman. Ay, silang day pangani. Ilalagay na daw mga ka-ornamental ni Kalawa yung ano, water dish. Slowly. Digdi. Yan. Ganyan na siguro yan mga ka-ornamental. Sudig dyan, water dish. Tapos, dito daw yung water dish. Sundin natin mga ornamental. Clean. So, yun. Pwede na siguro ito mga ornamental, no?
If ever man may comment kayo na may suggestion kayo mga ornamental, pa-comment na lang para mas maayos natin itong setup ng tarantula. Anyway, ngayon lang din naman to eh. Next, mga susunod nating video tungkol na ulit sa isda. Ngayon. So, ngayon mga kalawa, si tita ko nasa na. Kuyan, ay, nadusunog ko. Sarong maisog mga kalawa. One is so Mexican fire legs. One is po so OBT. Hindi na natin hawakan makornental. Makukad dyan po na. Ito na siya mga kornental. Ilipat na natin. Talaga maganda yung Mexican fire legs. Siguro madali na ito mga ornamental mag molt kasi mapapanot na yung ano niya, yung chan. Lagay na natin dito mga ornamental para home sweet home na siya. Baka uyan na sarok pa maglukso sa next video. Maaro ka na naman ka ito sa next video mo. Wow! Ayun, bako man, Hobby Weaver. Ayan na. Sana gumanda lalo itong mga tumutubong mga damok, mga ornamental, para di na tayo gumamit ng artificial. Baka kaya sabi ni Clint, ni Kalawa, di na daw ito sirain. Ayun. Tapos si mag talubo man gira raidig de. Tapos next na maisog. Hindi dito ali, hindi. Mga kalawa, baka maglukso gira raim maghalik ka mo. Lukso gira raim ang kabuha. Kalawa, maisuban. Ipapapapa. Ika nga, kinagat na kaan. Ito mga kornamental yung OBT. Ang ganda niya na. Buti di siya ngayon mapalag. Well, a new home mo. Kising may kahoy niyan. Ano, may abutin pa digdiki ano. Tarantula papa. Laki sa katulos. Paano mo na laki sa katulos? Ayosin, May. So, eto na mga ornamental. Si sana maging okay lang sila sa ganitong setup. Pero dahil alam sa pag-aalaga ng tarantula, yung mga ano naman dyan mga ornamental, yung may mas alam kung paano sila mag-keep, kung paano nila sinaset-up yung tank nila, ay yung enclosure nila. Pa-comment na lang para mas mabigyan nyo ako ng tips. No, mga ornamental, dito na lang siguro muna yung video natin. Mag-shoutout na lang ako mga ornamental.
Shoutout nga pala kay Sir Raymond Bron sa palaging pagpapagawa sa akin ng aquarium tank. Tapos kay Sir Justin Benitez, kay Sir Master Kenneth Rapanut Cantor, and kay Sir Romuel Perez nung taga Pawa Malinaw. Shoutout sa iyo, Sir.